Hello, Tankdemic TV, nagbabalik. At welcome back nga pala ulit sa aking gaming channel. So ngayong episode, wala tayo ngayon sa Omocrop Season 2. Kaya wala tayo sa Omocrop Season 2 kasi nandito tayo guys. Yan, nakikita nyo ba yung lugar na yan? Familiar ba sa inyo yan? Tama kayo, nandito ako ngayon sa world na Season 1. There's a beautiful sky, we lay under as the birds discover the meaning of flight forever, a new generation to treasure. Could run all night chasing the sun till there's no more light. We'll never give up, just surrender us to the summer of love. Bakit nga ba tayo nandito? Wala lang, na-miss lang natin. Masarap kasing balikan ng mga nakaraan, di ba? Kaya ito, susubukan natin balikan yung mga nakaraan natin dito sa Omocrop. Tignan muna natin guys kung makakapag-portal tayo. Sana buo pa yung mga portal dito guys. Grabe, nakakilabot naman dito guys. Parang kailan lang noob pa tayo dito no sa Omocrop. Nakagatot skin pa ako nun. Sana bukas pa yung mga portal dito guys. Alam nyo ba kung paano makakuha ng pre-ghost stars sa Tong It's Go? At kung para saan ba yung mga ghost stars na yan? Ang ghost stars ay pwede mong ipamalit ng load, Sodexo Pass, at mga real gifts. Para makakuha naman ng ghost stars, kailangan mo lang sumali sa Showtime Tournament. Ang tournament na to ay nagsimula na noong April 22 pa at matatapos sa June 18. Ang mga rewards nga pala dito ay mas malaki kumpara sa mga nauna nilang event. Ngayon, ipapakita ko ang schedule ng mga tournament nila. Ang unang tournament ay tinatawag na Shining Tournament. Apat na beses meron ito araw-araw, tuwing 10 AM, 10 PM, 2 PM, at 6 PM. Kapag ikaw ang nag-first sa ranking sa tournament na to, mananalo ka ng 800 gold stars. Katumbas yun ng 200 diamonds sa halagang 50 diamonds na registration fee lang. Next naman ay tinatawag na daily tournament. Araw-araw din to. Siyempre daily nga eh. Tuwing 3 PM at 8 PM naman ito nagaganap. Kapag ikaw naman ang una sa rankings, makakakuha ka ng 3,000 gold stars. At kung umabot ka naman sa top 84, bibigyan ka nila ng libreng ticket para sa super tournament. Next naman dito ay ang tinatawag na super tournament. Tuwing Sabado lang to nagaganap sa tuwing 4 PM at 9 PM. Ang top 3 na player sa tournament na to ay mananalo ng 6,000 ghost stars. At kung umabot ka naman sa top 84, magkakaroon ka naman ng free ticket para sa daily tournament. Siyempre ang pinakahuli, ang tinatawag na main tournament na magaganap sa April 30 at May 18. Tuwing 2 PM at 10 PM naman ito. Mamimigay sila dito ng halos 200,000 ghost stars. Dito naman, kapag umabot ka sa top 500 players, makakakuha ka ng Showtime Final Tournament ticket. At kapag marami ka ng napanalunan na ghost stars, syempre pindutin mo lang yung plus sign sa tabi ng ghost stars. Kapag naklik mo na yan, makikita na natin tong gift button. Pindutin lang natin to para mapunta tayo sa redemption page ng tong It's Go. Dito, pwede ka makakuha ng mga Apple products, kagaya ng iPhone, iPad, meron din mga mobile phones dito. At syempre, ang mga home appliances. Kaya ano pang inaantay mo? Mag-download ka na at maglaro na tayo ng Tong It's Go. Let's go, Tong It's Go! Yun lang. Ako po. Tarado na guys. Lala, delikado. Rico. Portal na, portal na.
Adoy na yan, tinamaan pa tayo guys oh. Malalim yata yung pagkapana sa atin ah. Mukhang imposible na yata mamasyal pa sa mga iba't ibang base. Kaya ang babalikan na lang muna natin dito eh yung kung ano na lang pwede natin mapuntahan. Kaya tara guys, samahan nyo ako. Pasyalan ulit natin tong Omocraft Season 1. Let's go! Umpisahan muna natin dito guys. Siyempre ito yung isa sa pinakamasayang alaala dito sa Omocraft Season 1. Yung palaro. Natatandaan ko nun, sumali ako kahit wala pa akong alam sa Minecraft eh. Kaya tara guys, balikan muna natin yung mga binuo namin nun. Let's go! Simulan muna natin dito guys. Nako, medyo nasira na yata to ah. Alam ko nung ginawa ni Melbs ito, magandang maganda to eh. Pero parang nasira na nga yata ah. Pero bukang buo pa rin naman. Mabilisan kasi yun guys, yung palaro ni Pepe San nun. Ang next naman natin, eto. Yung build ni Bundang, grabe. Napakalupit na ito guys. Kamalayuan kasi makikita yan guys eh, yung pinaka-itsura niyan. Tara tara, tingnan natin dito. Ayan guys oh, di pa rin kita. San ba pwedeng kita yan? Walang iya yan. Alam ko nung binild ni Bundang to, parang may tao dito na namimingwit. Ito yung kamay niya. Tapos ito yung pamingwit. Yan yung pain. Tapos, ito naman guys, gawa to ni Potpot. Napakalupit ng gawa ni Potpot guys. Baliktad. Tapos, ang susunod naman natin, itong pinakamalupit na obra maestra guys. Ito oh, alam nyo ba kung kaninong entry yan? Ayan oh, Bundi Art guys. Bundi Art pa kasi talaga nun guys. Sayang lang, hindi natuluyan eh ha. Basta guys, bahala na kayo kung paano nyo masasabing snow ni Elsa yan guys. O ba't may nakalutang pa rito? Nako, bawal yan ah. Hadoy na yan. So, ang susunod naman natin, yung kay Hadoy. Hadoy tuloy. Yung kay Esony. Ito yung ginawa ni Esony guys. Napakalupit. Masyadong ginalingan no. Ang galing. Ito, next naman natin yung bahay na to. Dito, nagkagulo pa kami kasi nagkaroon ng creeper sa loob, guys. Gawa naman to ni Ate Yoshane. Ayan, oh. Ang lupit, diba? Nagtakbuhan pa kami dyan dati, guys. Kasi may dumating dyan na creeper, eh. Si Osilito. Next naman natin yung kay Olive. Hanapin natin yung kay Olive, guys. Ayun, nakikita ko na yung kay Olive, guys. Ako po, layo pala ng pinagbuhan ni Olive, ah. Teka. Parang meron pa yung kay Unicus, ah. Eto. Yung kay Unicus muna guys, eto build ni Unicus to guys. Ang lupit niyan guys, oh, 'di ba? Hindi ko alam kung magbi-build si Unicus dito o magmimina eh. Ayun oh, parang may minahan sa loob. Oh, may magic door pang naiwan dito guys, oh. Ayos to ah. Ito yung build ni Olive guys, napakalupit. Gumamit pa siya diyan ng mga concrete guys, oh. Concrete 'yan, hindi 'yan basta-basta wool lang. Pasukin natin. Oh, 'di ba may interior pa guys? Napakalupit pala talaga ni Olive TV. Siyempre, ang ihuli natin yung pinakamalupit na build dito sa palaro ni Pepe San. Tingin ko nga, yun yung nanalo eh. Hindi lang namin sinabi sa inyo kung sino talaga yung nanalo. Kaya ngayon, malalaman nyo na kung sino yung nanalo doon sa palaro ni Pepe San. Tara guys. Eto, hindi ako nagdesisyon nito eh. Sila talaga nagdesisyon nito guys. Ayaw ko man manalo, pero wala eh. Eto talaga nanalo dyan guys. Ayan guys oh, ang lupit nyan boy. Iyomo tuloy. I love Omo yan guys. Napakalupit nyan. Bihira nakakaisip ng ganitong style guys. Biruin mo isang oras yung palaro. Ito lang yung nagawa ko. Adoy na yan. Pero yung meaning kasi ang magpapanalo dyan guys. Kita nyo naman no. Saka nag enjoy ako habang binubuo ko yan. Kahit puro cobblestone lang yan guys. Hindi rin biro magpatag dito guys oh. Tinapyas ko pa yung bundok na yan. Yan yung nakaubo sa akin sa isang oras. Pero napakalupit naman ang build ko dyan. Kitang-kita nyo naman, di ba? Pinag-isipan talaga. So ngayon guys, alam nyo na kung sino yung nanalo sa palaro ni Pepe San nun. At syempre, ang pinakamasayang babalikan natin dito sa Omocraft Season 1, walang iba kundi ito. Ayan no. Happy birthday, Peps. Dito sa lugar na to, eh dito ginanap yung birthday ni Pepe San noong nakaraang taon. Nagantay pa kami mag alas 12 nun para i-surprise siya. At eto na siguro yung isa sa pinakamasayang babalikan natin dito sa Omocraft Season 1. Ang sarap balikan nung nakaraan, no? Lalo na yung mga masasayang samahan. At syempre, yung mainit na suporta ng mga fans. Kaso, kailangan na nating mabuhay sa kasalukuyan. At alalahanin na lang ang mga masasayang karanasan. Ikaw, anong na-miss mo sa Omocraft Season 1?